Mga ka-Pulse Point, binangga na naman ang ating barko kaya nagising na ang Sleeping Tiger. Hang Pilipinas, hindi na magpapaapi sa China. May bagong supersonic missile cruiser, may joint exercises kasama ang US, at may matapang na sunod-sunod na aksyon laban sa China. Pilipinas, lumaban ka! Our Constitution mandates that the state shall serve and protect its citizens and sovereignty. A duty that is not just reactive, but also in preparation for whatever challenges may lay ahead. The challenges we face today go far beyond traditional conflicts, and the need to develop technologies that will counter unconventional threats is more crucial than ever. With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. We will prioritize R&D to develop systems that meet our unique requirements, stay ahead of evolving threats. It is our chance to contribute to something greater, to help us protect the sovereignty and security of our nation. We lay today the foundation of resilience shaped by our own ingenuity, our own talent, and our unwavering resolve. So together, let us build a robust defense industry that enhances national security, strengthens defense capabilities, and reinforces economic growth. Abangan kung paano nagbabago ang sitwasyon sa West Philippine Sea at bakit kinakabahan na ang China. May lihim na plano ang Pilipinas na di inaasahan ng mundo. Gusto niyong malaman kung paano magiging superpower ang Pilipinas sa isang iglap? At bakit biglang natahimik ang China? Panoorin hanggang dulo kasi ibubunyag ko ang tungkol sa mga susunod na hakbang ng Pilipinas. Quick question. Ano sa tingin niyo ang magiging epekto ng mga bagong kagamitan at alyansa ng Pilipinas? I-comment ang inyong mga prediction sa baba. Mga ka-Pulse Point, ito na ang oras para magkaisa. Mayroon akong magandang balita na tiyak na magpapatalon sa inyo sa tuwa. Una sa lahat, may darating na supersonic missile cruiser sa Pilipinas. Si Representative Rufus Rodriguez humingi ng donasyon ng USS Philippine Sea sa Amerika. Isipin niyo, isang Ticonderoga-class guided missile cruiser na may dalang missiles na kayang tumama sa kalaban na sobrang layo. Ang Ticonderoga-class guided missile cruiser ay isang malaking barko ng US Navy na may kakayahang mag-launch ng iba't ibang uri ng missiles. Ito ay armado ng Aegis Combat System na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-detect at mag-track ng maraming target ng sabay-sabay. Ito ay may iba't ibang missiles, tulad ng Standard Missile 3 para sa anti-missile defense at Tomahawk cruise missiles para sa long-range strike. The ship is equipped with a powerful SPY-1 radar, providing it with 360-degree surveillance. Ito ay mahusay sa pag-detect ng mga incoming threats tulad ng mga eroplano at missiles. Bilang karagdagan sa mga missiles, it also has a 127mm main gun na maaaring gamitin para sa close-range defense. Ito ay isang mahalagang asset sa air defense ng US Navy. Ito ay maaaring mag-intercept ng mga incoming missiles at aircraft na pinoprotektahan ang mga carrier strike groups. Ang barko ay maaari ring mag-launch ng long-range strikes laban sa mga target sa lupa. Ito ay ginamit sa iba't ibang mga conflict tulad ng Gulf War. Ang Ticonderoga class ay maaaring magsilbi bilang isang command and control ship, coordinating operations ng iba pang mga warships at aircraft. Ang guided missile cruiser na ito ay isang versatile at powerful warship na nagsisilbi bilang isang backbone ng US Navy. Ito ay nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa national security ng Estados Unidos. Pero wag muna kayong mag-celebrate. May mas malaking balita pa. Alam nyo ba na hindi lang yan? Noong Martes lang, libu-libong Marines ng US at Pilipinas ang nagsimula ng joint exercises sa norte at kanluran ng bansa natin. Tinawag itong Kamandag o Venom Exercises.
parang nagpapakita na tayo ng ngipin, no? At yan ay dahil may nakakagulat na revelation ang ating source. Hindi lang US at Pilipinas ang kasali dito. May mga tropa rin galing Australia, UK, Japan, at South Korea. So ano kaya ang say ng China dito? Magmamatigas pa kaya sila? Kasi mukhang nagtitipon-tipon na sila para ipagtanggol tayo. Pero huwag kayong mag-alala, meron pa. Alam nyo ba na ang Philippine Navy nagtetest na ng pagpapaputok ng missiles mula sa ating fast attack boats? At mayroon na tayong dalawang guided missile frigates, BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Pero huwag niyong isipin na tapos na ang kwento. May mas malaking revelation pa. Noong Oktubre 11, may Chinese vessel na sinadyang banggain ang ating patrol boat malapit sa Pag-asa Island. Pero alam niyo ba kung ano ang ginawa natin? Hindi tayo umurong. Tinuloy pa rin ng ating mga marino ang kanilang misyon. Isipin niyo to, noong sinabi ng China na tayo raw ang nang-threaten sa kanilang fishing boats, ano ang ginawa natin? Sinagot natin sila. Ipinaalala natin sa buong mundo na walang basehan ang claim nila sa South China Sea ayon sa International Court. Monolog na naman na sila lang ang naniniwala. Committed din tayo sa dialogue basta alam natin di tayo niloloko. Committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Pero may mas nakakagulat pa. May mga balita na nagpapadala na raw ng mga barko ang US sa South China Sea. Pati ang Japan at Australia nagbabantang makikialam na. Mga kababayan, mukhang nagkakaisa na ang buong mundo para ipagtanggol tayo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng to? Simple lang, ang Pilipinas hindi na magpapaapi. May bago na tayong kagamitan, may mga kakampi na tayo at higit sa lahat, may tapang na tayo para ipaglaban ang ating karapatan. Abangan ang susunod na video para sa mas malalim na analysis ng sitwasyon na to. Pero, bago yan, ano sa tingin niyo ang magiging epekto ng mga bagong kagamitan at alyansa ng Pilipinas? Matatakot na kaya ang China? O mas lalo pa silang magiging agresibo? I-comment nyo sa baba ang inyong mga prediction. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to para ma-inform din ang iba nating kababayan. Mahalagang alam nating lahat ang magagandang nangyayari sa ating bansa. Hanggang sa susunod na update, ipagpatuloy natin ang pagkakaisa at suporta sa ating bansa. Pilipinas, lumaban ka!